So napagsama-sama mo na lahat ng mga computer parts mo, naikabit mo na lahat yung mga connections at nag-power ka na for the first time. And this happened. Gumagana ang power supply, umiikot yung mga fans, pero walang display sa monitor at nakakarinig ka ng paulit-ulit na beat. So paano natin mare-resolve ang gantong problema? Welcome to Teacher Rod Tech at pag-uusapan natin ngayong araw ang tungkol sa iba't ibang mga post o BIOS beeps. Every time na magpipress ka ng power button para mag-start up ng iyong computer, ang iyong BIOS ay nagpa-perform ng power on self test or post. This is para ma-check ng iyong BIOS if tama ba yung configuration na ginawa mo sa mga parts mo or to tell if okay ba yung lahat ng mga connections na ginawa mo sa iyong PC. Pag may nakita itong error, magpapatunog ito through your system speaker ng series of beeps para ipaalam sa atin kung ano yung specific nating problema. Now unless na ang motherboard mo ay mayroong way para mag-display ng mga BIOS error code, it's good to have a certain idea kung ano yung ibig sabihin nung bawat pattern ng mga beep codes na maririnig mo. Na bawat beep code pattern ay specific sa bawat manufacturer ng BIOS tulad na lang ng AMI, Award, or Phoenix. And the error would depend sa dami ng mga beeps na maririnig mo at dun sa specific na haba at interval ng bawat isa. You could check out the meaning of your specific na beep code sa internet para ma-resolve kung ano yung problem. Or better yet, I'll be giving you a tool para anytime na maka-encounter kayo ng post-beep code, madali nating madedetermine kung ano yung specific na problema at kung paano natin ito mare-resolve. So let's start! Our application for today is called BIOS Beep Codes Viewer. You could download this from risonsoft.com. Maglalagay ako ng link sa baba as well as a Google Drive link para ma-download nyo yung specific na application sa baba. Now this is a simple tool that will explain kung ano yung mga BIOS Beep Code errors for all the main manufacturers ng BIOS tulad na lang ng AMI, Award, or Phoenix o kaya IBM. And pwede natin gamitin ito para malaman kung ano yung ibig sabihin ng bawat beep code na yon. And also to get suggestions kung paano yung mga common ways para maresolbahan yung mga errors na yon. Now moving to our application, we are now on version 10.36. And makikita natin dito sa mga tabs yung iba't ibang mga pangalan ng mga manufacturers ng mga BIOS. And underneath, each manufacturer, you could see yung iba't ibang mga BIOS beeps for that specific na BIOS. Now kapag nag-click tayo to any of the beeps listed underneath each manufacturer, you could see yung specific na error underneath that beep and yung mga steps na pwede natin gawin para ma-resolve yung error. Now mas convenient ito kasi hindi mo na kinakailangan pumunta sa internet every time na makaka-encounter ka ng BIOS beep error at kung sakasakali na wala na yung manual for your specific na motherboard. This application is also portable so pwede mo siyang i-save sa iyong USB flash drive. Click niyo yung card sa taas para sa tutorial natin kung paano gumawa ng multi-boot na USB installer para sa iyong mga operating systems at saka para na rin malagyan ng mga tools o software na pwede mong gamitin sa iyong pag-troubleshoot ng iyong computer. And this application could also be run in almost any PC. And best of all, this is open source, so libre ito, and you don't have to pay anything para magamit siya. I hope this application helps you kung sakasakali na maka-encounter kayo ng beep codes while working on your computer. At para sa susunod nating video, please click on the card na nandito sa taas para sa ating computer assembly tutorial. At dito naman sa playlist na nasa ibaba para sa iba pang mga CSS tutorial. And I'll see you in the next one.